Okay, magandang araw mga ka-solar. So ito, pinapakita ko na naman sa inyo yung bagong 5 kilowatt na installation, no? Pero before that, manood muna tayo dito. So doon to mismo sa area na kuan, ano, na pinag-installan namin. So shoutout nga pala sa Vice Mayor, yung mayari ng resort. At saka kay Sir Sal din naman, yung i-installan namin ng solar. So God bless po, salamat din po sa papasyal niyo, ano. Okay, so dito naman sa resort na to, kaya kung pa-relax lang, no, makikita nyo naman yung lake. Ganda ng tubig. Okay, pero masyadong malalim ata kasi iba na yung kulay pagdating dun sa kwan, no? Iba na ang kulay. So anyway, about dyan sa kayak, kung pang singgilan lang, nasa 100 pesos yung rent. So yung tinanong namin yung caretaker, sabi niya unlimited na daw po yun. Okay, so kung gagala kayo dyan, so may burawin po ito, no, sa Mahagnao Lake. Okay, so yun yung pinapakita ko sa likod ng bangka na yan. Yun yung maliit, nasa kuan lang yun, ano, 100 pesos ang rent. Ito naman yung dalawahan, yun, nasa 200. Yung tatluhan naman 300 pesos. So yan, ano, hindi ko lang alam kung magkano yung rent sa mga cottages, ano. Pero yun, yung sabi nila pwede daw kayong mag-overnight dito kasi meron silang mga cottages or even kuan, ano, yung room para sa mga lovers na gusto mag-overnight. So yun. So anyway, ito naman yung mga kuan, ano, pumunta, ano, yan. So magkakayak sila. Actually, ang ganda talaga, eh. Maganda talaga siya pang family, especially bang bonding time, ano. So yan yung plano ko, siguro mga susunod na buwan siguro. Okay, papashell kami dyan. Kasi ang ganda kasi, sigurado makaka-relax po kayo. Walang signal, so walang tatawag. Okay, so walang disturbo. So ito yung kagandahan sa lugar na to, no. Kung gusto mo ng rest, okay, walang didisturbo sa cellphone mo, walang tawag, pupunta ka lang dito na lugar. Okay, may enjoy mo talaga yung moment kayo sa araw lang. So ganyan, no, mga kasolar. Pasensya na kasi siningit ko yung video na to. Kasi na-excite lang din ako kasi first time ko nakagala dito. Kala ko kasi ordinary lang ako, ano, no. Pero anyway, nung makita ko siya, so, ang ganda pala. So yun. So mga ilan sila. So yan, dalawahan. So 200 pesos po yung dalawa na kasakay. Yung tatlo naman nasa 300. So unlimited na, ulitin ko. Baka may gustong magpasyal sa inyo dyan, especially sa mga taga Leyte or Tacloban or malapit dito sa Burawin. Okay, so ang tawag sa kwana dyan is Mahagnao Lake. Okay, so yan lang po. So anyway, after nito, punta tayo sa installation, mga ka-solar. Ayan, sinadya ko lang po talaga itong isingit para at least naman hindi lang palaging solar yung iniisip natin, ano. At least mag-relax din kung minsan-minsan. Kahit hindi po kayo nakapasyal, at least nakikita nyo rin, ano. Ayan. So sige, panoorin natin. Since yan na kayo, walang background music, tinanggal ko talaga kasi medyo maingay. Okay, so yan. So yan, balik na naman tayo. Ito na yung topic natin. So makikita nyo sa picture, ano, nagpre-prepare sila ng railings, yung pag-mount, ano, gamit yung L-roof. So ang gagandahan sa ganitong klase ng roofing, mabilis lang yung kung ano, pag-mount. Hindi masyadong aksaya sa oras kasi meron siyang portion na flat. Basta mabilis lang kumpara doon sa corrugated. So yan, kung makikita nyo rin, okay, doon sa wire, sa video kanina, yung wire nakakuha na talaga, naka-prepare na. So tinali na siya ng cable tray, at least pagdating na, pagkatapos niyan,
Okay? Magte-terminate ka lang, maglalagay na yung zipper connector. At saka yung dulo ng wire o yun, no? Eh, ilalagay na lang sa metallic hose. So, yun, ano? So, yan. So, habang nagkakabit sila ng solar, so yan, mga 12,450 watts para sa 5 kilowatt na sulis. So, ang ginawa sa setup na yan, makikita nyo yung preparation ng wire, iba yung wiring sa 6, iba naman yung dito sa 6, okay? So, bawat 6 na solar panel, naka-series po yan, okay? Papunta doon sa isang controller ng inverter. Kasi yung 5 kilowatt na sulis is dalawang controller yun. So, yung 12 solar panel, hinati sa dalawa, at bawat 6 na solar panel, naka-series yung connection. 2 hours later. So, ito na mga ka-solar, no? Tapos na yung 6 na 12 solar panel. So, yan. Kung makikita nyo sa video. Okay. 12 po yan. So, 6 dito sa kaliwa banda, 6 din doon sa kanan. So, yung 6 na yan, naka-series yung binukosa ng video. So, makikita yung oras, 12:28 ng tanghali. Okay? So, nimpisa namin yan, mga 10:30. So, yan. Ganun lang kabilis yung pag-install pag once ganyan yung klase ng roofing. Shoutout nga pala kay Engineer Chris. Okay? Siya yung taga-pamahala sa mga project ni Sir Saldi, no? Okay? So, yung ginawa ko naman, pasalamat ako, in-invite ako niya, no? Para magkuhan, supervise or commissioning. So, yun. So, ito. Yung ginawa ko, okay? Nag-prepare ako dyan para sa connectors from inverter to breaker. So, yan. Kasi kailangan na yung zipper connector din eh. Anyway, nakaset na po yung zipper connector para sa solis. So, yan. Kinikrim ko lang, ano? So, makikita nyo yun dyan sa video. Okay, yung dalawang orange na yan, para yan, surge protection device po yan, para sa kuhan, bawat string na solar panel, ano? Tapos yung kadikit ng orange is nasa 16 amps na breaker DC, kasi yung connection naman solar panel dun is nasa series. So sa series connection naman, hindi naman yung may increase yung current, yung voltahe lang. So yung current naman ng solar panel, nasa kuha lang naman yan, kasama na yung safety factor, nasa 12 amps. So, ginamitan ko na lang ng 16 amps na breaker. Anyway, hindi naman yung magte-trip off. So, yan ano. Magkikita nyo sa video again. Prepare na ako niyan, ano. So, yan. Iba talaga yung sa installation pag once may mga power tools ka. Okay? Especially yung drill. So, yung ginamit na drill dyan is yung rechargeable lang. So, hindi na kailangan ng wire, no? Tapos, mabilis lang yung trabaho. Yung pag-mount. Siguro nasa kuwan lang to eh, mga isang oras at saka kalahati bago ako nang kuha ng video na ganito na. Okay, so yan. So panoorin po natin, ano. So yan. Nag-prepare na po kami. Yan. So yung unang kinabit ko is yung negative na supply from solar to inverter. So, dalawang controller po yan, ano. So, every wire, okay, meron namang nabibili na ako, ano, yung lugs. Kasi yung fine strands, kasi yung i-direct mo siya sa breaker, pag once ihibitan mo na, okay, hindi siya solid na kumakapit doon sa clamp ng breaker. Kaya ang ginawa namin, nilalagyan namin ang kuhan, terminal lug. Tapos i-crimp, bago siya i-fix sa breaker. So, anyway, yung kulay puti naman dito sa right side, yan yung ACSPD or surge protection device din. At saka yung breaker naman niya is nasa 32 amps na AC. So, paano ko nagkukinuha yung 32 amps? So, simple lang, mag-base na lang tayo sa rated power ng inverter, no? 5,000 watts divide to 20 volts times 1.25 na safety factor. So, nasa kuwan siya, mga 27 amps. So, wala naman tayong 27 amps na breaker. So, kung ano yung mas malapit, ano? Kaya, ginamitan ko na lang ng 32 amps. Pero anyway, kahit nasa 27 amps ko lang,
yung actual current na mag-flow sa wire mo, mas mainam kung ano yung mas malaki na ginamit mo. For example, yung current is nasa 16 amps lang, tapos yung breaker na ginamit mo is nasa 40, kasi wala nang breaker na available. So dapat ang gagawin mo, since 40 amps yung breaker na ginamit mo, ang size ng wire, mag-base ka sa breaker. Para at least kung mayroong short circuit na mangyayari, yung breaker mo makatrip off pa. Okay? Kasi mas mahirap kung 40 amps yung breaker mo, tapos 60 amps lang yung actual current, tapos nilagyan mo ng wire na pang 20 amps lang. For example, so pag mag-trip off, pag once ma-short yung wire mo, okay, sunog muna bago siya, hindi talaga mag-trip off yung breaker. Masusunog na lang yung wire mo. So, dapat ganun, ano? Okay. Ang disadvantage naman, kung malaki yung current, example natin, 20 amps yung actual current na mag-flow sa wire, standard yung wire mo, pero yung breaker mo naman, maliit, nasa 15 amps ka lang, panay, magta-trip off din yun. So, mas mainam, standard talaga, no? Ano yung requirement? So, yun yung gagamitin natin. So, yan. So, nag-cramp na naman ako ng positive MC4 para doon sa positive terminal ng solis. So, yan. Anyway, doon sa mga previous videos ko sa pag-install ng 5 kilowatt, pag-commissioning, okay, meron naman doon. So, yung part lang ito, bago ito yung upload, okay, para at least pagdating naman sa layouting, kung ano yung, anong tawag nito, base sa space na binigay ng client, so ganun, no? At least meron tayong idea din, ano? So ganyan. So anyway, ang recommended na distance ng inverter from your mga accessories, ano, katulad ng isolator, okay, or even wall, is at least mga 30 cm, especially kung yung inaasahan mo is yung ventilation lang or hangin lang, okay, para ma-cool down yung inverter mo. So ganun yung required. Pero kung naka-aircon naman katulad nito, ano, na area, naka-aircon po yung sa loob. So kahit hindi ka aabot sa standard na 30 cm. Ginawa ko diyan yung allowance ko nasa kuan lang, 20 cm lang. Anyway, malamig naman. Pero kung mainit siguro, okay? So ipa-follow ko talaga yung standard kasi hirap na. Number one na kalaban ng mga electronics, electronic parts rather, is init. So mabilis bumigay yung mga electronic parts ng inverter pag once mainit yung area, no? Anyway, yung solis natin is wala naman siyang fan, so heatsink lang yung gamit. So sa mga commercial, okay, even residential na malaki yung consumption sa load during daytime, mas mainam talaga yung grid tie. Okay, or even residential ka, more on night time, tapos gusto mo naman makatipid, okay, especially kung mayroon ng net meter sa lugar nyo, mas mainam mag-grid tie ka kumpara sa off-grid, kasi hassle yung off-grid kahit yung hybrid nga, kasi bawat inverter na meron silang mga fan. So kahit sabihin natin 20 years yung design lifespan ng mga components mo, pero what if pagkatapos sa installation, pagkagabi, napasukan ng insekto yung board ng kuan mo, inverter, kasi meron siyang fan. So ganun pa rin yun, masisira pa rin, ano? Whereas yung mga grid tie inverters, okay, nakakuan siya, naka-cell, in which heatsink lang yung gamit niya. So therefore, mas matagal yung servisyo ng grid tie na inverter kumpara sa mga hybrid or off-grid. So anyway, in my own opinion lang naman, kasi meron namang iba na naggumagamit ng hybrid or off-grid, umaabot na ng 5 or even 6 years. So depende din po yan sa kung ano, pag-care or pag-maintain. So nasa atin po yan, ano? So mas mainam din doon sa mga na-installan, okay, or balak nyo magpa-install, advice ko na rin, magpa-orient po kayo sa mga installer. Kasi remember, yung services nila is limited lang. Mas mainam din na meron kayong idea, no? Kahit nung pag
pag on at off lang ng breaker, mga basic lang, okay? Pag change ng breaker, so yun ano, mas mainam talaga, meron kang idea kumpara dun sa sabihin natin kabit lang ng kabit, tapos pagkatapos wala na, okay? So yan. Anyway, in my opinion lang naman ano, hindi naman lahat ng tao kaya na ganun ano. Meron din namang iba na hindi nila kaya yung ganun na part. So anyway, meron naman silang mga maintenance sa bahay nila, especially sa electrical. So ganun ano. So yan. So malapit na matapos. So kinakabit ko na siya dyan ano. So yung last na part niyan, okay, makikita yung nasa gilid na isolator, wala pang nakaabang na wire, ano, lalagyan, yan yung abang papunta sa main breaker ng utility. So dyan ko itatap yung supply from utility going to isolator, in which nakakonnect na din po yan papunta sa inverter. Okay. Doon sa inverter naman, na solis or grid tie, meron naman yung kung ano, label, may live or L, may neutral, and may earth ground din. So lagyan mo yun ng wire lahat. So kung makikita nyo dito, walang color coding, ano, puro black yung wire. So anyway, nandyan po yan sa inyo, no, na mag-install. Pwede naman lagyan na yung color coding, okay? So yung sa part naman namin, or sa akin, okay? So pag-instruct ko sa kanila, kasi wala namang ibang kulay na wire, ano, pinalagyan ko lang ng tape para at least ma-identify nila kung saan yung live at saka neutral. So yun, huwag niyong kalimutan na i-ground yung kuwan niyo, ha, inverter at saka solar panel. So yun, so ito na po yung kuwan, ano, final. Okay, hindi ko na pinakita yung pag-commission ng inverter kasi na-upload ko na rin, ano. So tingnan niyo na lang sa mga videos ko. So maraming salamat po sa pagsubaybay. So I hope makatulong din po, no. Anyway, pwede naman kayo mag-comment dyan sa baba para sa additional knowledge.